bahay ng kabayo. At ito naman ang side ni Tita Ani. Ayan, counting mower ko pa. Magiging carabao grass na talaga sila dyan. Magkakabit din tayo ng mga tipi, ayusin ng mga bakod. Para safe sila, ayan ang iyong paligid dito. Ito naman ang talong natin. Awa ng Diyos. May mga bunga pa rin silang pailan-ilan. Sabi ko nga ay putihin at ibenta, baka maka 200 piso, 150, itabi ang pera. Ayan ang ating, ito yung drum. Nilagay ko rito para sa mga vegetable. Ayun naman, yung mataas na punong kahoy. Papunta ka lang, Tita Ani. Doon tayo magtatayo ng rest house mo. Yung pahingahan. Tambayan. Yan. Ito. Malinis dito, boss. Pagkagising na pagkagising ko. Ayan, nandito na ako sa ano, nag-mower ako ng kaunti dun sa paligid ng bahay. Bukas, continue ako mower. Pag dumating na yung ano, bamboo, pag nakabili ako, ayan, yung mga aso. Yung mga cover na yan, aalsin ko yan pag nagtag-init. Kasi malamig lang, kaya naglagay ako ng cover. Sa gabi, sa araw, ubod ng lamig. Pag nagtag-init, tatagkalin ko yan. Pero open naman yung mga ilalim. Nakakapasok yung hangin. Ayan. Ayan, medyo nauuhaw na mga manok ng konti. Napakalinis dito, boss. Huwag kang mag-alala. Araw-araw gumagalaw ang tao dito. Ayan. Ayan, si Rowena. Ubod ng sipag. Ubod din ang sungit. Ayun, si Alexander, nagpapasaway. Ang daladala, labtik. Ang lalabtik ng ibon. Ito, boss, naman yung akasya. Yung malaking puno. Ayun naman yung binako namin dati ni Kuya Dimit. Ayan. Malinis dito.